Gagawa ng tubig for the first time. So, mayroon akong kasama na galing siya ng Madrid. At, ano siya, tubong Pangasinan. Ang Pangasinan ang number one, ano, pag sinabing tubig, specialty nila yan, galing sa Pangasinan. So, dito ako, wala akong idea kung paano ako gumawa ng tubig. Kaya, nagpaturo ako. Kaya, show ko sa inyo kung paano gumawa ng tubig. Ayan. Jazz? Dito ka muna. Pakikilala ko ang taga-Pangasinan na magtuturo sa akin ng tubig. Ayan. From Pangasinan pero galing siya ng Madrid. Dito sa Espanya. So, hindi nila ako nahintay. Minix ni Jazz. Itong ano natin, yung main ingredients natin. Gumamit siya ng glutinous rice. Malagkit sa atin ito. So, wala siyang isang kilo. 400, 800. Dalawang pack ito. And then, isang, ilang ano ba ito? Condensed 700. 40. Condensed milk. For 740. And then, gram siya. And then, naglagay kami, of course, kasi sa atin walang, dito walang fresh buko. So, ginamit namin makapuno. Makapuno, naka-ano siya. At linagyan namin ng coconut milk. Kulang sa 1 liter. Hindi namin linagay. Oo, siguro ano, mga 1/4 pa ng 1 liter na natira. So, iminix lang. 3/4 yung namamix namin ng coconut milk. So, of course, alam mo naman sa ibang bansa, walang fresh. Kami lang ang mga fresh. Mga tao lang mga fresh dito. Kaya ginawa namin, gumamit kami ng coconut milk. So, hindi namin siya inubos. And tapos, then, depende sa sweetener. Oo, depende daw sa sugar na ilalagay mo. So, ilan ba yung linagay mo, Josh? Mga, half cup. Brown sugar. So, depende. Titigman nyo kung mas gusto nyo ng sweet kasi meron yung gusto nila, ano lang, yung katamtaman lang ang sweet niya. So, yung iba gusto naman talagang napaka very sweet like yung ibang tao, mahilig sa sweet na people. Diba? Kaya, eto, mix lang ng mix. Ayan, mix lang hanggang yung thickness niya daw, ganyan daw guys, oh. Yan, hindi siya running. So, yung slow siyang bumababa. Okay? And then, i-show niya sa akin kung paano magbalot ng tubig. And then, mamaya, kung paano. Ayan, dito kami kung paano magbalot ng tupig. Ang tawag ko ay tupig. Tupig daw, tupig. Ayan. Andito yung very expert na gumawa ng tupig dahil galing siya ng Pangasinan. So, lumipad pa galing ng Pangasinan para turuan na. Okay. Ayan. Tuturuan niya ako kung paano magbalot. Kasi wala akong idea talaga. Pero, gustong-gusto ko to. Pag dumadaan kami po, pumupunta ng Pangasinan, ang daming nagbebenta nito sa daan, di ba? Hmm. Manawag. Manawag. Pag pumunta kami ng Manawag. Ayan. Ganyan lang siya. Parang gumagawa ka lang pala ng suman, guys. Pero, hindi siya masyadong makapal para agad siyang maluto, di ba? Ayan. Ganyan lang siya. Ganyan lang daw. Ayan. Ipopold ko pa siya para hindi siya malapad. And then, ipold mo lang siya ng paganyan. Ayan. Napaka-easy lang pala. Kung marunong ka magluto, napaka-very easy lang. Okay? Ayan. Continue lang ang pambalot. Pag ito, binili namin. Alam mo na, walang fresh dito sa Espanya. So, ano to? Frozen ito, frozen. Kami lang ang fresh. Kami lang ang mga fresh. Mga fresh.
So, okay. Lahat. Okay, thank you, Jazz. Mamaya ihaw na naman. Oh, mamaya ipakita namin kung paano paano iluluto. Wala kaming ano dito, wala kaming charcoal kung saan ano talaga, yung original talagang pagluto ng tupig sa huling at inaano nila, 'di ba, sa taas. So dito kami, wala kaming ano, i-oven lang namin. Oven lang. And then pakita kung paano pagluto. Oven or ilagay lang daw sa kawali. And then ilutuin doon. Okay. Ayan, ilulutuin na natin po yung gawa nating tupig. Ayan. So sa kawali tayo, kawali. Ayan. Ganyan lang ang pagluto. Kasi walang ano, wala tayong charcoal, so ano, kawali. Kawali. Oo, hanggang sa makita natin yung dahon na nasusunog-sunog na. Huwag naman yung puro, yung too much sunog-sunog. Ayan. Ganyan lang. Ayan, binaligtad na natin, guys. Ayan. Ano lang, patient lang ang pagluluto sa kawali kasi hindi ka guys sa charcoal. Medyo mabilis, parang pag-ibig lang yan. Kailangan be patient para masarap ang kalalabasan at masarap ang pagmamahal. Okay. Luto na po yung ating tupig. So, ano na natin? I-judge na natin kung talagang original from ano, Pangasinan. So, nandito yung mga friends ko. And then, magmumukbang kami ng tupig. Tig-isa lang. Tig-isa-isa muna. Okay. O, try natin, guys. Kain na tayo! Kain na tayo! Ano ang diet? From Pangasinan. Kasi manami na. Sarap, mainitin pa. Alas 12 ng tanghali. Sarap! Sarap! Masarap siya, guys. So, di ba linuto namin? Paano naman? Tutumik naman sa prostiso ko? Linuto namin, di ba, sa kawali? Pinakita ko kanina. So, sarap siya. May ano, hindi matamis masyado. Oh, and then, nalalasahan mo yung dahon ng ano. Pwede pa gamitin ulit ang dahon. Hindi na pwede. Sarap. Okay, yun. Yummy. Okay, bye. Pwede luto. Ayan, guys. Sana may natutunan kayo sa aking pagbablog. Ati, sa pagluto ng tupig. This is the first time na gumawa ng tupig, nagpaturo. Kaya, napaka very easy. Kahit nasa ibang bansa tayo, mayroon tayong another option sa pag-ano, like, wala tayong huling, hindi tayo makaano dito, so pwede siya sa kawali. And then, yung mga fresh ingredients, pwede naman na, yung like coconut, or yung malangkit, so pwede powder. Ayan, guys, so, sana natutunan yung gumawa ng tupig sa mga hindi pa marunong magtupig. Ayan. Ang sarap talaga original from Pangasinan. Ayan. Kaya guys, don't forget to subscribe Rinel Santos at i-follow nyo ako sa aking FB and sa YouTube. Bye! Have a blessed sa inyong lahat, guys. Medyo maingay lang aking mga kasama. Okay? 8 moments later. Ayan. Salo-salo siya together. Kami po yung mga tahanan pwede. Tayo, guys. Shout out po sa mga taga-Batangas at ayan. Batangas. Sa kaya tayo. Kaya mo tayo. Hi, hello. Hello, Pilipinas. Ito na lang kami po dito, guys. Kasi
kasi maroon sa masay. Magpamagrin daw kami. Punta kami mamatay. Kami. Yan, tama tayo. Basta linggo pwede. Another group. Marbella, andito na ako. Hi, sa taga Madrid. Hello.